Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Alam mo ba, naghahanda para sa birthday party mo si Lolo at si Tatay Adam, ha? Bibigyan kaya ni Lolo ang wish ko na dumating ang mami ko? Pinapupunta niyo ang aking anak sa party ng bata kahit alam mo, nagalit pa ang Lolo mo sa aking anak. Lalo nyo lang pinahihirapan ang aking anak sa pagpupumilit mong yan, eh. Sorry po, Manong. I'm sorry, Aurora. Si Adam ang nagbayad ng pantuition mo? Tama yung kutob ko kay Sir Adam. Anong kutob? Na may gusto nga sa'yo si Sir Adam. Layuan mo ang mga anak ko! Ala! Ala! Umalis ka na rito! Alam mo kung anong pinaniniwalaan ko, Adam? Yung sinabi mo sa akin na hindi mo liligawan si Aurora. At nangako ako. Alam ko, nangako ako sa'yo, Lance, na hindi ko siya liligawan. Pero hindi ko ipinangako na hindi ko siya mamahalin. I just have to see Aurora one last time para mag-sorry. Kailan? Saktan ka ba? Ano? Adam, ano na naman ang ginagawa mo dito? Sana hindi ka na dumating. Teka. Niligtas kita, tapos ikaw pang galit sa akin? Eh, hindi ko naman kailangan na magiligtas sa akin eh. Dahil kaya kong sarili ko. Kaya? Eh, munti ka na nga niyang sasakin. Aurora, hindi mo dapat ginawa yun. Hindi mo dapat lumabas. Dapat binigay mo yung bag mo. Adam, alam mo ba kung ano naman ang bag na to? Yung perang inutang ko. Kahit na. Eh, mas malaking mawawala sa'yo at sa pamilya mo kung nasaktan ka. Salamat sa pagtulong mo. Pero ang kulit mo rin kasi. Ano bang ginagawa mo rito? Aurora, gusto ko lang mag-sorry. Nanadamay ka sa mga ginawa ko. Gusto ko na mag-sorry sa mga ginawa at sinabi ni Mami sa'yo. Adam, hindi mo naman kailangan gawin yan eh. Naiintindihan ko ang Mami mo. Ayaw niya lang ng gulo sa pamilya niyo ulit. Kaya gusto niyang layuan natin ang isa't isa. Pero, mabuti na rin na nandito ka, Adam. Masaya ka na nandito ako. Mabuti na dumating ka. Para mabigay ko na rin sa'yo to. Oh. Para naman mabawasan yung utang ko sa'yo. Yung pinang-tuition ng kapatid ko. Yung kulang ipapadala ko na lang sa inyo, ah. Salamat, Adam. Uwi ka na. Sige ka. Kapag hindi mo to tinanggap, iisipin ko talaga na kaya mo ginawa yun dahil may gusto ka nga sa'kin. Kunin mo na. Salamat. O bakit binalik mo? Dahil totoo yung iniisip mo. Yung gusto ka ako sa'yo, Aurora.
Adam, tapos na usapan natin. Salamat ulit, ha? Sige, mauna na ako. Adam, sandali. Layuan mo naman ako, please, oh. Aurora, mag-usap lang tayo, please. Adam, wala na tayong dapat pag-usapan. At wala akong narinig. Aurora. Aurora. Peter? Good night. Anong ihoy ang ginagawa mo na yan? Hmm? Show. Show to Lolo. Aurora, gusto ko lang magpaliwanag. Adam, naiintindihan ko naman eh. Yung mahal na sinasabi mo, bilang kaibigan lang. Dahil naging bahagi na rin ako ng pamilya niyo eh. Kaya kahit sandali lang yun, yun naman ang ibig mong sabihin, di ba? Sabi ko na nga ba eh, napaka-imposible talaga na mahalin mo ko, Adam. Kasi nga, napakalaking gulo na naman nun kung nagkataon. Magagalit ang pamilya mo. Magkakaproblema ang pamilya ko. At napaka-imposible din, Adam, na pag-awayan niyo ako ni Lance. Eh, hindi naman ako ganun kaswerte. Hindi ka namin pag-aawayan ni Lance. Adam, salamat ah. Maraming salamat. Hige na. Hatid kita. Hindi. Kaya ko ng sarili ko. Sige. $10 million po. Bukas na yung deadline mo. Hindi pa tinanggap ni Mabel ang cheque. Oo nga. Ang tanga ng babaeng yun. Grabe. Gamitin yung video ni na Aurora at saka ni Adam. Kaso hindi ko matiis eh. Hindi matiis? Ang alin? Napag-awayan yung magkapatid. Sa technology ngayon, dali na makakuha ng video na parang makakasira ng buhay ng tao. Ikaw ba yun, babe? Sarap nila eh. Pikunin. Tinanggap ni Sir Adam ang pera? Opo, Tay. Eh, nung una nga ho, ayaw pa eh. Biniro ko po siya na kapag hindi niya kinuha yon, iisipin ko po na may gusto siya sa akin. Eh, kinuha niya po. Eh, di ibig sabihin, wala siyang gusto. Kala ko pa naman, may gusto talaga sa'yo si Kuya Adam. Eh, mali nga yung akala mo, Eugene eh. At hindi magiging karibal ni Lance yun. Hindi pa nga ba, anak? Ano pong ibig sabihin niyo, Tay? Hindi pa nga ba magkarimal sina Sir Lance at Sir Adam sa puso mo, anak? Mm. Oh, Peter, lapit na birthday mo. Ba't di ka ba natutulog? Hindi ba dapat matulog ka ng maaga para may energy ka bukas para sa mga games mo? Hindi ka ba excited? Excited naman po. Kaya lang, mas masaya ako pag nandito ang mga nanay ko.
Kahit si Nanay Aurora man lang. Sorry, Peter, pero hindi talaga pwede. Yun din ang sinabi sa akin ni Lolo Arturo. Kaya kinuhan ni Lolo ang ginawa kong imbitasyon. Ayaw pa ni Lolo kay Nanay Aurora. Pasensya na, Peter. Eh, alam mo namang galit pa yung lolo mo kay Nanay Aurora. Sorry talaga. May nararamdaman ka ba para kay Sir Adam? Tayo naman eh. Kung ano-ano pong pinagsasabi niyo eh. Baka naman si Sir Adam ang dahilan kung bakit hindi mo matanggap-tanggap ang pagmamahal ni Sir Lance. Tay, wala ho akong pwedeng matanggap sa pagmamahal mula kay Adam o kay Lance. Dahil sa naging sitwasyon. Kung sakali at hindi galit sa iyo ang pamilya ng magkapatid, sino sa dalawa ang pipiliin mo? Tay, hindi ho ako pwedeng maapektuhan sa nararamdaman ko. Eh, magiging sagaba lang po yan sa plano ko sa buhay eh. Kung meron man po akong dapat paglaanan ng puso ko ngayon, yun ang pangarap ko para sa pamilya natin, Tay. Mano, ate. Salamat. Ayusin mo yung pag-aaral mo, Eugene. Sayang yung tuition na binayad ng pinsan ko. Nagbigay na ng bayad ng part payment ang ate ko. Partial payment. Ginawa ni Peter, imbitasyon para kay Aurora. Kahit naman anong pakiusap ang gawin namin kay Peter, talagang hindi niya pa rin makalimutan yung nanay Aurora niya. Emma, kasi wala namang ginawang masama si Aurora kay Peter. O, maaaring nagpanggap si Aurora sa inyo. Pero wala siyang ginawa kundi ipinakita yung kabutihan sa ating lahat. Dahil nga sa pagpapanggap niya. Lolo, alam ko po, kayo po, you're a good judge of character, di ba? Na hindi niyo po pwedeng sabihin na panluloko lang talagang mararamdaman niyo sa pinapakitang malasakit ni Aurora sa inyo. Naalala niyo po ba yung isang empleyado na gusto kong sasantihin? Ang sinabi niyo po sa akin, dapat intindihin ko siya, di ba? Ang sinabi niyo po sa akin, I should look at the story behind the story. Pero bakit hindi niyo pong pwede gawin yung kay Aurora? Adam, can you stop defending her? Because it's useless. Ma, kailangan ko siyang ipagtanggol. Kasi wala talagang ginawang masama si Aurora sa atin. Oh, nagpanggap siya bilang fiancé ni Eric. Pero sa panahong nakasama natin siya, may kinuha ba siya sa atin? May hiningi ba siya sa atin? Wala, di ba? Ay, yung necklace na binibigay niyo po sa kanya, sinusulay niya lagi, di ba? Sobrang mabait si Aurora sa atin. Inalagaan kanya, Lolo. At ma, nung depressed po kayo, tinulungan kanya, di ba? At
sinong nagtsatsaga mag-alaga kay Peter? Si Aurora. At si Aurora ang tumayong nanay ni Peter. Hindi niyo po pwedeng sabihin na fine-fake niya yun. Nung nahulog si Peter sa yate, anong ginawa ni Aurora? Tumalon siya. At hindi niya iniisip yung sarili niya, di ba? Yun ang klaseng tao na manloloko, manggagamit. Sa bagay, baka naman dahil sa magaling siya, hindi natin madedeny ang fact na si Aurora may connection sa family natin at dahil doon, nakapasok sa hotel ang tatay niya at napag-aral mo ang kapatid niya sa isang exclusive school. Anong ginawa ni Manong Val nung nalaman niya tungkol sa pagpapanggap ni Aurora? Nag-quit siya. Kasi ayaw niyang isipin na pinagsasamantalahan niya yung pamilya natin. At mga tungkol sa pagsasponsor kay Eugene, wala silang alam doon. Ako lang ang may gawa noon. Ito pa. Adam, 5,000 lang ito. Malaki pa ang kulang. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nababayaran ang perang utang ko sa'yo. Pero ang hindi ko kayang mabayaran ay ang utang na loob ko sa pamilya niyo, lalo na kay Lolo. Hindi ko mababayaran ang lahat ng kabutihang ipinakita nila sa'kin. Ang lahat ng kasiyahan na naranasan ko habang sa inyo ako nagtatrabaho. At kahit habang buhay na magalit sa'kin si Lolo, hindi ako hihintong mahalin siya at ang buong pamilya Redesma. Wala siyang ginawa kundi mahalin ang pamilya natin. Hotel Guest Relations and Communications. Class, sa program na ito, matututunan niyo kung paano ang pagkuha ng tamang booking sa mga hotels, mga bagay-bagay na dapat niyong isaalang-alang, kung paano makitungo sa ating mga kliyente at mga guests. Okay, class, kindly open your book on page 22. Gusto ka ako sa'yo, Aurora. Dahil mahal kita. Hello, Suni. Ano ko ba? 1,000,000 lang kaya ko ibigay. Di ba nga ayaw niya magpatawad? Eh, hindi ako pwede basta-basta mag-withdraw sa account namin ni Narissa. Joint account yun. Mabubuka niya ako. Oh, eh, saan ka kumuha ng 1,000,000? Eh, siyempre, doon sa checking niya mabil na hindi niya tinanggap. Eh, di mabubuking ka rin niya? Oo nga, no? Suni naman, hindi ka nag-iisip. Hoy. Teka lang, ha? Kung magsalita ka sa akin, kala mo asawa kita. Worried lang ako. Ito naman. Di ka na mabiro. Sige na. Mamaya lang tayo mag-usap. Baka may makalimut pa sa atin eh. Sir Jacob! Magandang gabi. Andito na ang driver mo. Ready na ang aking mga papeles. Anong kinagawa mo dito? Bakit? Pero alam mo, hindi ko na kailangan to eh. Dahil magiging milyonaryo na ako ngayong araw na to, di ba? Oo. Ba't pumunta ka pa dito? Di ba nag-usap tayo? Ivan! Ayan na ba yung NBI clearance? Maki, wala naman problema, di ba? Mag-start ka na today. Ayan! Mag-start siya saan? Ah, Milo. Ito si Ivan, ang bagong driver ni Jacob. Ah, magandang gabi po. Oh, hello, Ivan. I'm Milo. You could drive me anytime. Accidentally, may lakad ng akin ngayon eh. Baka naman pwede siya na mag-drive sa akin. Pwede. Wala naman siyang gagawin ngayon eh. Might as well. Nako, hindi ho ako pwede mag-drive sa inyo ngayon eh. Kasi may lakad po ako mamaya. Tsaka, nagpaalam na ho ako kay Sir Jacob. Pinayagan na rin niya po ako kasi importante yung lakad ko mamaya.
Oo, babe, hayaan na lang natin si Ivan na ano, punta na importante niyang lakad. Ikaw awa naman. Okay. Pagod eh. Bukas na lang. Sayang pa naman. Ayaw ka na ha. Ay, naku, grabe. Pag-pag-pag-pag pa, sir. You're welcome po. Adam? 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 Yes? Sir, sorry ho. Akala ko ho eh. Sorry po. Okay, it's fine. Aurora, tama na. Aurora! Ay. Aurora! Po? Okay ka lang ba? Ah! Oo, sir! Okay na okay po ako. Palagay ko, napapagod ka na masyado sa trabaho. Ah, inako, sir! Hindi ako napapagod! Eh, nag-enjoy nga po ako sa trabaho ko eh. Kung inaantok ka, magpahinga ka muna. So, hindi po ako inaantok. Eh, bakit mo sinasampal ang sarili mo? Eh, naku, sir. Eh, kulang nga po ang sampal lang eh. Dapat po batok din. Eh, batukan niyo nga ho ako, sir. Ha? Sir, huwag niyo akong alalahanin. Okay na okay po ako. At kayang-kaya ko po ang trabaho ko dito. Is there anything I can do for you, sir? Is there anything I can help you with? Just let me know, sir. Ano yun? Eh, pinapractice ko lang ho yung pag-aaral ko na maging hotel receptionist, sir. Okay po ba? At ngayon, gusto mo pang maging hotel receptionist? Opo naman. Eh, marami ho talaga akong pangarap, sir, eh. At tutuparin ko po lahat yon. Can I get you a drink, sir? Mas mabuti nga, ikuha mo na lang ako, mas maganda pa. No worries, sir. Bakit malungkot ang tugtog mo? Dahil ba kay Aurora? Alam, mahal ko po talaga si Aurora eh. Pumupunta ka ba rin sa kanila? Minsan po. Alam ko pong ayaw niyo, Lolo. Alam ko pong sinabihan niyo po akong huwag pumunta doon, pero huwag na po kayo mag-alala. Dahil si Aurora na po mismo ang ayaw na pumupunta ako doon. Dahil ayaw niya sa'yo? Dahil ayaw niya po, Lolo. Dahil iniisip niya po kayo. Lolo, alam ko po, galit kayo sa kanya, pero mahal ko po si Aurora eh. At kahit pagbawalan niya po ako, Lolo, hindi ko na matiis. Pero hindi ako hihinto, Lolo. At paninindigan ko po si Aurora hanggang sa huli. May pinakamataas na marka para sa exams na ito ay walang iba kundi si Miss Aurora Cantada. I have decided to give my endorsement to... Siguradong matutuwa raw ako sa surprise niya. Alam po ba niyon? Siyempre, hindi ko pwedeng sabihin kaya nga surprise, di ba? Alam mo, umuwi ka na. May lakad din ako, ha? O sige, ingat ka. Sino ba yan? Uy! 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 Uy!